Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, o kaya dyan pala sa Pilipinas, hindi gabi, kundi hapon. Kaya magandang hapon po sa mga taga-Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat dahil kasama po namin kayo dito po sa pagsusuri upo po sa pangalan ng Panginoon Diyos. Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay muunang mananalangin. Ama naming Diyos, Yahuwa, alahi mula sa langit, salamat po ng maraming marami sa iyo sa buhay at lakas namin. Alam namin, Ama, ang buhay ay may kahalagahan kapag ka kami nakasasamba sa iyo sa paraang naluluwalhati ka. Alam namin, Ama, napakahalaga na makilala ang iyong pangalan. Itong dahilan kung bakit po namin tinaguyod ang programang ito upang maipamahagi namin sa aming mga kasama sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo ukol po sa iyong pangalang Yahuwa. Kaya salamat sa ganitong pagkakataon at sa paggamit ng ganitong teknolohiya upang ang aral mo makarating sa iba't ibang panig ng daigdig. Panginoon na aming Yahusha, ikaw ang Kristo, ang aming Mesiya. Sumasampalataya po kami sa iyo. At ngayon sa araw na ito, ang aming pakisuyo, pakisamahan po ang iyong mga lingkod. Makinabang kami sa gagawin naming pag-aaral at pagsusuri ng banal na katotohanan. Ama, sumasampalataya kami, dinilig mo ang aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Yahusha. Amen. Okay. Salamat po ulit dahil po sa inyong pagsubaybay sa gagawin nating pag-aaral. Ay gusto lang po namin maipamahagi ang aming pananampalataya ukol po sa pangalan ng tunay na Diyos at ang pangalan ng kanyang anak. Ito po ay una sa maraming parte. Ito po ay serya ng mga leksyon na amin po ituturo sa wikang Pilipino o wikang Tagalog. Siguro alam niyo na po na sa Assembly of Yahusha, kami po'y sumasampalataya doon po sa tinatawag na sacred names, yung mga personal name ng Diyos at personal name ng Panginoong Kristo. Ang kami po'y naniniwala na ang pangalan ng Ama ng Diyos ay Yahuwa at ang pangalan ng kanyang anak ay hindi Jesus, sapagkat yung Jesus hindi po yung Hebrew name ng anak ng Diyos. Ang ginanggapit namin ay ang Hebrew name na ito ay Yahusha, na nakakatulad sa Yahuwa. Ang ating pong programa para po sa araw na ito ay magpo-focus muna tayo doon po sa pangalan ng Diyos. Kami po'y sumasampalataya, ang pangalan ng Diyos ay Yahuwa. Ngayon kapag ka ito'y binabanggit namin, lalo na kapag ka yung kausap namin ay hindi pa nakaririnig sa aming mga programa o aming mga leksyon, sila'y nagugulat na inaakala po nila itong pangalang Yahuwa ay invento lang namin. Kaya ang akala nila, naku, nasisiraan na si Kajan. Sipin mo kung ano-ano na lang ang tinuturo. Kaya mga kapatid, gusto lang po namin liwanagin na yun pong pangalang Yahuwa, hindi po namin invento. Yun po ay talagang nakasulat sa banal na kasulatan. Ito pong aming patutunayan sa inyo at ang kahalagahan ng pagpapahayag ng pangalan ng Diyos na si Yahuwa. Ngayon, saan po natin mababasa yung pangalang Yahuwa? Anong katunayan ang tunay na Diyos ay meron nga siyang pangalan? Magsimula po tayo dito po sa Exodo, sa 3, ang talata po ay 15. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, sabihin mo ito sa mga Israelita. Ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, na sina Abraham, Isaac at Jacob ang nagpadala sa akin sa inyo. Kikilalanin ako sa pangalang Panginoon magpakailanman. Dito po sa pahayag ng Diyos kay Moises, dito natin matatagpuan yung tunay na pangalan ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos, kikilalanin ako sa pangalang Panginoon magpakailanman. Siguro medyo naguguluhan ang isip po ninyo. Nakita natin dito po sa talatang ito, wala naman pong banggit na Yahuwa. Diba? Ano pong mababasa natin? Yun pong Panginoon. Pero ano pong mapapansin po ninyo doon po sa mga letra ng salitang Panginoon? Puro capital letters. Ano ba yung sa Tagalog? Capital letters. All caps. Gawin lang natin all caps sa Tagalog. Diba?
Panginoon, all caps, yung daw ang pangalan ng Diyos magpakailanman. Kaya ang tanong natin ngayon, pagkatapos natin basahin ng Tagalog ng Biblia, ang pangalan ba ng tunay na Diyos ay Panginoon in all caps? Sa Ingles, ang katumbas po noon ay L-O-R-D in all caps. Kapag ka meron kayong Biblia sa bahay, Tagalog Biblia, pakibuklat po sa aklat ng Psalms o aklat ng Awit o sa iba pang mga aklat ng Lumang Tipan, makikita po ninyo marami pong kasulatan na all caps, yung L-O-R-D, or all caps, yun pong Panginoon. Diba? Kapag ka ito po'y sinuri natin, meron po tayong matutuklasan. Ito nga po ang gusto po namin ipamahagi sa inyo. Kasi bago lang po namin din ito natuklasan eh. Dahil hindi po kami nagbabasa noong preface ng Biblia. Yung preface ng Biblia, yun po yung mensahe ng mga tagasalin. Ang Biblia kasi, yan po'y sinalin eh. Mula sa Ebreo, tapos isinalin sa iba't lingwahe. Halimbawa, mula sa Ebreo, sa Ingles. Mula sa Ebreo, sa Tagalog. Kaya meron tayong dapat malaman tungkol po sa pagsasalin. Dito po sa preface ng translation ng Biblia, ang sabi po, tungkol sa banal na pangalan YHWH, aba, meron pa lang binabanggit dito, na pangalan, banal na pangalan, sacred name. Alin po ito? YHWH daw, karaniwang tinutukoy bilang tetragrammaton. Pag sinabing tetragrammaton, sa Griego, ibig sabihin apat na letra. Yung pangalan kasi ng Diyos ay binubuo ng apat na letra. YHWH ang tawag dyan, tetragrammaton. Ngayon, ayon sa mga nagsalin ng Biblia, ang mga tagapagsalin ay gumamit ng aparato na ginagamit sa karamihan ng mga bersyon sa Ingles na nagpapakita ng pangalan yon bilang all caps, Panginoon, sa malalaking titik upang maiba ito mula sa Adonai, isa pang Ebreong salita na isinalin bilang Panginoon, na hindi all caps, regular lang, di ba? Na kung saan ginagamit ang maliliit na titik. Sa makatwid, pagka meron tayong binasa sa Biblia na Panginoon, yung Ebreo nun, maaaring dalawa. Kung minsan, yun pong tinutukoy ay yung pangalan. Kung minsan, ang tinutukoy ay Adonai. Ano bang ibig sabihin ng Adonai? Sa Ingles, Lord, Master, Panginoon. Diba? Kaya kapag ka tayo nagbabasa ng Biblia, kapag ka all caps, ang tinutukoy yung tetragrammaton, yung pangalan ng Diyos. Pero kapag ka maliit lang yung mga letra, ang tinutukoy po yung titulo. Kasi dapat magkaroon tayo ng pagdidistingue. Meron kasing pangalan, merong titulo. Panginoon, hindi po yung pangalan. Hindi po yung proper name. Yung salitang Panginoon, yun po yung titulo. Kaya po, pagka nakasulat po, all small caps, titulo, Lord, dapat sundin. Pero pagka all caps, yun ay pangalan. Yung pong all caps ng Panginoon, na ito'y tumutukoy dun po sa tetragrammaton, tetragrammaton na pangalan ng Diyos, ito'y ginamit humigit kumulang 7,000 times sa Lumang Tipan. Sa Ingles, yan ang itsura, pero sa Tagalog, all caps, Panginoon. Ngayon, alin po ang tetragrammaton na isinalig Panginoon sa Tagalog para po makita natin yung itsura ng pangalan ng Diyos? Kailangan sumangguni tayo sa mga manuscripts na Ebreo. Hindi po Ingles, hindi po Tagalog, kundi Ebreo. Sapagkat doon nang gagaling eh, yung sali ng ating Biblia. Ito pong itsura noon, yung na-discovery nilang mga scrolls, doon po sa Dead Sea, sa Israel, meron pong mga matatandang manuscripts na nakasulat po sa Hebrew o Ebreo. Doon po makikita natin, pagka atin po pagmamasdan, yun pong pangalan ng Diyos. At yan po ang itsura sa wikang Ebreo. Siguro masyadong maliit, kaya i-expand po natin. Ito po ang pangalan ng Diyos. Yung pong nasa itaas, yan po yung ancient Hebrew. Yung pong nasa baba, yan po yung modern Hebrew. Kasi alam natin, yung lengguahe, yan po yung nag-e-evolve, nagbabago. Halimbawa, yung pong wikang Tagalog o Pilipino.
nagkakaroon po ng pagbabago sa letra. Di ba? Halimbawa, yung K naging C. At iba pang mga pagbabago. Yung itsura, yung korte ng mga letra ng Hebrew, nagbago rin eh. Mula po nung ancient Hebrew, tapos naging modern Hebrew. Yung ancient Hebrew, ito po yung lengguwahe at mga letra ng mga taga-Israel bago sila maging bihag. Kasi naging bihag sila sa Babylonia. Bago po naging bihag yung kanilang Hebrew characters, yan pong itsura na kasulat sa itaas. Yung modern Hebrew, ito ay pagkatapos na sila ay mabihag. Kasi nakalabas din sila mula sa Babylonia, pero nagkaroon ng pagbabago sa itsura ng kanilang mga letra at sa paraan ng pagbigkas ng kanilang mga letra. Kaya meron pong Old Hebrew, meron pong Post-Babylonian Exile Hebrew, meron pong Ancient Hebrew, meron pong Modern Hebrew. Yun pong Ancient Hebrew, ang tawag din po dyan, Paleo Hebrew. At yung Modern Hebrew, yun po ang Hebrew natin ngayon. Mula po 400 BC hanggang ngayon, yun po yung Modern Hebrew. Yan ang script. Kaya pag nakita po natin ang script na ito, na binubuo ng ilang letra? Apat. Kapag nakita natin ang mga scripts na ito, ang ibig sabihin yan, pangalan ng Diyos. Eh, ito po ang tetragrammaton, four letters. Yung Hebrew, ito'y binabasa from right to left. Iba po sa English. Sa English po kasi, binabasa ang mga words from left to right. Sa Tagalog yata, ganun din eh. Diba? From left to right. Pero sa Hebreo, dapat binabasa from right to left. Kaya kapag nakita po natin yung tetragrammaton, ito po isang halimbawa, nakita sa manuskripo, binabasa po natin ito from right to left. Ito po ang itsura sa manuscript, sa mga Hebrew manuscripts. Makikita po natin at mapapansin po natin yung mga yung pangalan ng Diyos, tetragrammaton. Ito pa ang isa pang halimbawa mula po sa Dead Sea Scrolls. Kaya hindi po namin inimbento yung pangalan ng Diyos. Nakasulat sa Biblia yan. Pero itinago yan ng mga nagsalin. Sa halip na isulat yung mismong pangalan, ano pong nilagay? Panginoon in all caps. Kaya pag nakita natin yung Panginoon in all caps o Lord in all caps, ang ibig sabihin nun, pangalan ng Diyos, yung tetragrammaton. Kaya kapag kaganito, L-O-R-D, all caps, dapat ay ipalit dyan yung mismong pangalan. Yan pong itsura ng mismong pangalan ng Diyos. Ito po ay Paleo-Hebrew or Ancient Hebrew. Sa Tagalog po, kapag ka binasa natin, halimbawa, ang talatang ito sa Exodo 3:15, tapos sinabi doon po sa bandang ibaba, kikilalanin ako sa pangalang Panginoon magpakailanman. Pag binasa po natin, yan pong sentence na yan, anong iisipin ng tao? Ang pangalan pala ng Diyos. Ano po? Panginoon. Kaya ngayon, magtanong po kayo, mga kapatid, sa mga kapitbahay ninyo, mga kasama po ninyo sa iba't ibang relihiyon, tanongin po ninyo, anong pangalan ng Diyos? Siguro, ang sasabihin nila, ang pangalan ay Panginoon. Sapagkat kapag binasa na nila yung Tagalog Biblia, makikita nila Panginoon, all caps. Pero ano pong alam natin? Ang alam po natin, hindi pala Panginoon ang tinutukoy dyan, kundi yung tetragrammaton. Yan ang itsura ng tetragrammaton. Bakit po napakahalaga na ipahayag natin na yung pangalan ng Ama, yung pangalan ng Diyos ay ang tetragrammaton? Sapagkat ang sabi, kikilalanin ako sa pangalan ito, Yahuwah, magpakailanman. Pangalan niya yun eh, mga kapatid. Kapag kayo po mayroong pangalan, mahalaga po ba ang pangalan po ninyo? Paano kapag sinabi sa'yo, ang lalaking ito, anong magiging pakiramdam po ninyo? Siguro, hindi masyado maganda. Sipin mo, yung tatay mo, ang itatawag mo, ang lalaking ito. Kaibigan mo, ang lalaking ito o ang babaeng ito. Alam mo naman pangalan. Pero papalitan mo ng titulo. Diba? Itong lalaking to, kaibigan ko to eh. Pero pag sinabi mo, itong si Mark, kaibigan ko ito eh. Di ba mas mabuti?
Eh, yung pangalan, mahalaga po ba sa ama? Opo, napakahalaga ng pangalan ito. Anong katunayan? Siya mismo ang nagsabi. Ano pong sabi ng Diyos? Ang sabi niya, si Yahuwa, ang Diyos ng inyong mga ninuno, kikilalanin ako sa pangalan Yahuwa magpakailanman. Ano pong ibig sabihin? Na siya'y kikilalanin magpakailanman. Sa Exodo 3.15, sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganitong sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni Yahuwa, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob, itong aking pangalan, magpakailanman. At ito ang itatawag sa atin ng lahat ng mga lahi. Kasama po tayo dyan, mga kapatid. Hindi lang po mga Ebreo sa panahon ni Moises. Ang sabi, magpakailanman hanggat sa iba't ibang salin ng lahi. Hanggat sa panahon natin ngayon, ang gusto ng Diyos, maalaala siya bilang sa kanyang pangalan na ang pangalan ay Yahuwa, yung tetragrammaton. Anong katunayan na hangad ng Diyos na matandaan ang kanyang pangalan sa bawat henerasyon magpakailanman? Anong katunayan? Yun pong tetragrammaton, yun po'y pinasulat ng Diyos 6,823 times dun lang sa lumang tipan. Yun ang pinaka maraming word sa lumang tipan, maliban na sa mga word na a, or the, or. Diba? Ito, yung pangalan ng Diyos, yan ang pinakamaraming salita o yung nakasulat doon po sa lumang tipan. Isipin niyo po, gusto talaga ng Diyos na makilala siya sa kanyang sariling pangalan. Mahalaga sa kanya ang kanyang pangalan, sapagkat yung pangalan niya naghahayag ng mga kahulugan na ito ay nagre-represent ng kanyang mga katangian. Sa mga susunod po natin pag-aaral, tatalakayin po natin yon. Eh, pero ngayon, ang dapat natin malaman ay bakit po natin natitiyak na ang pagbigkas nitong tetragrammaton ay Yahuwa. Diba? Ito pong nakasulat, yun pong pangalang ito nakasulat sa ancient Hebrew, Paleo-Hebrew. Paano po ba binibigkas ang pangalan ng Diyos? Ano kasi nang sasabi, ito'y Jehovah o kaya ito ay Yahweh. Eh bakit po tayo, kami, ay sumasampalataya na ang pagbigkas ng pangalan ito ay Yahuwah? Well, pag-aralan po natin yan. Ito pong pangalan niya sa ancient Hebrew. Ang gagamitin po natin na paraan ng pagbigkas ay yun pong grammatical rules, pronunciation structure mula sa ancient Hebrew, hindi sa modern Hebrew. Sapagkat doon po sa ancient Hebrew, inihayag eh yung kanyang pangalan. Kaya dapat alamin natin kung ano ba yung paraan para magbigkas ng mga letra sa naginagamit ancient Hebrew, hindi po modern Hebrew. Kasi pag gagamitin natin modern Hebrew, makakaroon tayo ng problema kasi yung lingwahe nagbabago. Ano ba yung pangalan talaga ng Diyos at paano po ito bigkasin? Magsimula po tayo doon po sa pang-alam kung ano-ano yung mga letra ng tetragrammaton. Ito po, yung pong unang letter sa kanan, di ba? Yung pagbasa po ng Hebrew ay mula sa kanan hanggang sa kaliwa. Right to left. Ang first letter ay yod. Noong pong ancient times, yad ang tawag. Gaya nga po ng sinabi namin, nagkakaroon ng pagbabago eh. Yad. Yung pangalawang letra, yun po ay, ang tawag dyan ay ah, o kaya ha, o kaya hey. Kaya yod o yad, ah. Tapos mayroong pangatlong letter. Yun pong, ano bang itsura niya? Yung pangatlong letter. Parang Y, na parang stretch na Y. Yan po ay, ang letter na yan ay ang tinatawag na wow. Vav o wow. Or u. Yad, a, u. Tapos yung pinakahuling letra, eh katulad po ng pangalawang letra, yun po ay a. Kaya yad, a, u, and a. Yan po mga letra na bumubuo sa tetragrammaton na ito ang pangalan ng Diyos. Ilang beses po ito ipinasulat ng Diyos? Over 6,800 times. About 7,000 times pinasulat ng Diyos yung kanyang
pangalan. So magkatwid, talagang hangad niya na maalala natin siya sa pangalang ito. Sa pangalang Yod-Ah-U-Ah. Yan ang pangalan ng ating Diyos. Ngayon, paano kung pagbigkas? Eh, ito po ang pronunciation guide ng ancient Hebrew. Okay po? Ito po. Magsimula po tayo sa unang letter. Yun po ay ang Yad. Ano pong pagbigkas? Y. Pagka first letter, Y. Katulad ng Yell. O kaya Yelp. Kaya Y ang pagbigkas. Kaya ang unang letter sa transliteration po natin, Y. Ang second letter po, yun po ay A. Paano pagbigkas ng A? A. Pagka nasa gitna o nasa bandang huli, A. Pag nasa simula, H-A. Ha. Kaya depende kung saan nagsisimula yung letter, nagkakaroon ng variation. Pero pag gitna, A. Okay? Kaya Y, tapos A, what do you get? Merong Ya. Okay po? Ya. Ngayon, ano pong susunod na letra? Yun pong vow. Wow. O vow. O U. Ito po ay, pang pagbigkas po nito ay U, as in the word to. U. Kaya you have Ya, you add the third letter, you have Ya, Hu. Diba? Tapos yung pinakahuli, eh yun din po yung pangalawang letter, eh madali lang po siguro intindihin. Yahoo, Wa. Diba? Kaya madaling intindihin. Kahit bata na musmus, kayang unawain kung paano bigkasin yung pangalan pag nakita ng bata. Sapagkat hindi po kailangan na ikaw ay scholar sa Hebrew para po malaman kung paano bigkasin ang pangalan ng tunay na Diyos. Sa makatwid, ang pangalan ng tunay na Diyos, ano po? Yahuwa. Yan ang pangalan. Hindi po Yahweh, hindi rin po Yehovah, hindi rin po Jehovah, at lalong-lalo na, hindi po Panginoon. Panginoon ba ang tunay na Diyos? Opo, pag ang tinutukoy na Panginoon ay titulo. Pero Panginoon ba ang pangalan ng tunay na Diyos? Hindi po. Sapagkat pagka all caps yung Panginoon, ang tinutukoy, yung tetragrammaton, yun pong pangalan ng Diyos, Yahuwah. Pero anong katunayan? Kasi siguro sa susunod ng mga pag-aaral natin, siguro sa mga third part, i-compare po natin yung pangalang Yahuwah sa pangalang Yahweh tsaka Jehovah, kasi yun pong mga ibang paraan ng pagbigkas. Pero titingnan po natin kung ano yung tama at kung ano yung biblical. Eh pero sa ating pag-aaral ngayon, binanggit natin at tinignan po natin yung mga ancient letters ng pangalan ng Diyos, Yahuwah. Ngayon, ano pa ang karagdagang ebidensya na ang pagbigkas ng pangalan ng Diyos ay Yahuwah? Anong katunayan na ang pagbigkas ng pangalan ng Diyos ay Yahuwah? Ang pinakamatibay na pruweba ay yung Biblia. Kasi kanina, ang ginamit natin yung ancient Hebrew letters eh. Diba? Ngayon, ang gagamitin naman po natin ay ang Biblia. Sapagkat na sa Biblia, yung gabay. Kung paano bibigkasin yung pangalan ng Diyos. Sapagkat sa Biblia, inihati sa atin eh. Piece by piece. Kung paano bibigkasin yung bawat bahagi ng pangalan ng Diyos. Kaya kapag sinuri natin sa Biblia, yung iba't ibang bahagi ng pangalan ng Diyos, iisa lang ang conclusion eh. Yahuwah ang kanyang pangalan. Paano po natin makikita yung gabay sa bawat gabay sa pagbigkas ng bawat bahagi ng pangalan ng Diyos? Magsimula po tayo dito po sa Exodo sa 15:1-2. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para kay Yahuwah. Nakita niyo po sa tetragrammaton. Itong si Yahuwah ay aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayo at kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat lahat natabunan, siya ang aking kapangyarihan at kalakasan, siya ang aking nagdulot ng kaligtasan, siya'y aking Diyos na aking pupurihin, Diyos ang aking Ama, aking dadakilain. Dito po sa talatang ito, na isang awit na sinulat po ni Moises ukol po sa tagumpay ng Israel dahil sila'y nakatawid ng payapa
palabas ng Ehipto, tumuwi po sila sa tinatawag na Red Sea dahil sa makapangyarihang kamay ng Ama. Kaya sa pagtawid nila, umawit si Moises. Tapos meron po kayong mapapansin. Ano po yung mapapansin po ninyo? Yung pangalan ng Diyos. Nakasulat, di ba? Ang inaawitan, sino? Si Yahuwah. Nakasulat yung pangalan niya. Nandoon yung tetragrammaton. Subalit, meron din po kayo sigurong mapapansin. Ano po yun? Meron pong nakasulat dito na hindi Yahuwah, kundi pangalan na binubuo ng dalawang letra lamang. Yung Yod at saka ng Ah. Tapos binanggit dito, si Yah ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ay aking Diyos. So makatwid yung Diyos, siya po'y tinutukoy din sa pangalan na Yah. Kaya kung titingnan po natin ito, doon po sa isang website na Blue Letter Bible, na doon nakasulat yung English, tapos sa kabila, sa right side, nakasulat po yung Hebreo. Ito pong ating makikita. Sa English, okay po, nakasulat po, Lord, L-O-R-D, all caps. Pero ang nakita sa Hebrew, yung Hebrew word 3050, ano po nakasulat? Yah. Diba? Ano ba yung Yah? Ayon po sa lexicon ng Hebrew, yung Yah, pronunciation, transliteration, Yah, pronunciation, Yah, madaling intindihin, di po ba? Ang binubuo po nito ay yung first two words or first two letters of the name of God. Yung Yod, tsaka yung A. Yod, A, Yah. Madaling intindihin. Nasa Biblia, yung pangalan, Yah. Ito po yung contraction ng pangalan ng Diyos. Kung makikita po ninyo sa root word etymology, para malaman kung ano yung kaugnay, yung kaugnayan ng mga ibang letra na bumubuo sa pangalan ng Ama, yun pong ya, yun po'y parang contraction. Parang short, parang nickname ba? You know, parang pinaikling pangalan ng Diyos. Pero nandoon po yung first two letters. Yung Yod, tsaka yung A, kaya ang pronunciation nun, ya. Yung pong pangalan ya, mababasa po natin sa Biblia, how many times? 49 times. Dito po nang galing yung pong salitang Hallelujah. Di ba? Kapag tayo po ay nagbibigay ng papuri para sa Diyos, sinasabi natin Hallelujah. Ang ibig sabihin nun, praise, Yah. Halal, praise, Yah. Halal, Yah. Hallelujah. O kaya doon po sa isang praise song mula po sa Africa, mayroon pong tinatawag na Kumbaya. Di ba? Kumbaya. My Lord, Kumbaya. Ibig sabihin, praise sino? Yahuwah. Yah. Si Yah. Kaya yung pong salitang Yah na sa Biblia, 49 times. Paano pa binigyan tayo ng gabay kung paano po bibigkasin yung pong pangalan ng ating Diyos? Dito po sa bilang, sa numbers, naku, hindi ko po naisalin sa Tagalog. Pasensya na po, mga kapatid. Ito po ay nasa Ingles. Pero ito nakasulat sa Numbers 6:23-27. Speak to Aaron and his son, saying, this is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, Yahuwah bless you and keep you. Yahuwah make his face shine upon you and be gracious to you. Yahuwah lift up his countenance upon you and give you peace. So they shall put my name on the children of Israel and I will bless them. Dito po sa Numbers, maliwanag yung pong utos ng Diyos kay Aaron. Ang sabi niya, yung aking pangalan ilalagay sa mga anak ng Israel. Isang paraan po ito para mapreserba yung pangalan ng Diyos. Kaya yung bahagi ng pangalan ng Diyos, yun po'y ilalagay sa mga iba't ibang pangalan ng mga propeta, ng mga iba't ibang lingkod ng Diyos. Kaya doon po natin makikita kung papaano tayo bibigkas sa pangalan ng Diyos. Kasi nandoon yung bahagi eh. Kaya pag binuo natin yung mga iba't ibang bahagi, madali na lang bigkasin yung pangalan ng Diyos mula po sa Biblia. Kaya itong pag-aralan po natin, paano ba ginamit
yun pong bahagi ng pangalan ng Diyos para po makilala yung mga anak ng Diyos. Dito po, ang unang tatlong letra, kanina pinag-aralan po natin yung dalawang letra. Yung unang dalawa, ya. Ito naman yung unang tatlong letra. Ilan bang letra bumubusog sa pangalan ng Diyos? Apat lang. Kaya tingnan natin yung tatlong letra kung paano po ito binibigkas. Ang unang tatlong letra ng tetragrammaton, yung yod, a, u, o YHU o Yahoo ay bahagi rin ng pagkakakilanlan ng tetragrammaton. Ito ay nangahuhulugang I am He na lumilitaw sa napakaraming mga kasulatan kung saan siya, ang Diyos, ay nagpapakilala sa kanyang sarili. Sa makapit, yung salitang Yahoo, na ito'y binubuo ng tatlong letra, the first three letters of the name of God, ito po ay ginagamit sa iba't ibang pangalan ng mga lingkod ng Diyos. Kaya kung ating pong babasahin yung mga pangalan ng Diyos sa Hebrew, ancient Hebrew, ang mapapansin po natin, halos lahat, ay meron pong pangalan ng Diyos. Halimbawa, ito'y mga example lang. Hindi po ito exhaustive. Mas marami pa dito. Pero ito'y mga isang sample lang. Ano po mga kapatid? Kung mapapansin po ninyo, yung mga pangalan ng mga lingkod ng Diyos, mga prophet ng Diyos. Ano po mapapansin po ninyo? Nandun ang pangalan ng Diyos. Nandun yung Yah. Nandun din po yung Yahoo. Halimbawa, yung Yah. Napakarami. Kaya yung mga lingkod ng Diyos, na ang sabi ng Diyos, yung pangalan ng mga anak ng Israel, ilalagay mo ang aking pangalan sa kanilang pangalan, kaya nagkaroon ng Amasya, Anatanya, Asya, Afya, Azanya, Badya, Balya, Bakbakya, Hudya, Huduya, Hushaya. Ang dami! Pero hindi lang yan. Pati yung first three letters, nandun din po. Nandun po yung Adyahu, Alyahu, Alyahu Aini, Amaryahu, Kananyahu, Kanyahu, Kunanyahu. Kung minsan, ito'y prefix, kung minsan suffix. Halimbawa ng prefix Yah. Yahu Ab, Yahu Akaz, Yahu Ada, Yahusha. Yung Yahusha, yun pong pangalan nino ng kanyang anak. Bugtong na anak, napakaganda ng kahulugan ng salitang Yahusha. Pero pag-aaralan po natin yun sa mga susunod po nating mga pag-aaral. Sa makatwid, nasa Biblia, yun pong yung pangalan ng Diyos na Yahoo, na ito'y bumubuo sa mga, na ito'y ginagamit bilang prefix o suffix sa mga pangalan ng anak ng Diyos. At ang kagandahan po dyan, kahit po halimbawa, mawala ang Biblia. Mawala ang Biblia, mape-preserve pa rin yung pangalan ng Diyos. Kasi ginamit sa mga anak, sa mga tao. Kaya nga, kahit sa panahon natin ngayon, yung leader ng Israel, ang pangalan niya? Netanyahu. Di po ba napansin ninyo? Pero kahit po halimbawa, mawala yung scripture, nandun pa rin yung tao. Mawala yung mga tao, meron po mga papyrus, mga seals. Ito po, binigay sa amin mga picture ng isang kasama natin sa Assembly of Yahusha na doon po sa Israel pumunta at pinicturean niya doon po sa Israel Museum itong mga pottery, mga seals, mga bulya. Nakita po doon kung paano kinikilala yung pangalang Yahoo na ito'y kasama. Kaya mapapansin po ninyo, dito po sa seal, pinapakilala si Yeshayahu, si Isaiah. At ito po mga pottery, nandun po yung first three letters of the name of God, Yahoo. Ito po, isang magandang kuha. Nakita po ni Yahoo. Doon po sa bandang kanan, buong pangalan pa nga, Yahoo, Wa. Kaya napipreserve din po sa rocks, sa mga pottery, yung pangalan ng Diyos. Kaya Yah, nasa Biblia. Yahoo, nasa Biblia. Dahil po, yun po ay nagiging prefix o suffix ng pangalan ng mga lingkod ng Diyos. Kaya yung pong pagbigkas, madali nilang buuin . Kasi meron ka ng Yah, tapos Yahoo, isa lang ang letra . Pero hindi po kailangan pa tayo maghula . Ano pa ang katunayan na ang tunay na pagbigkas sa pangalan ng Diyos ay Yahuwah, hindi Yahweh, hindi Jehovah,
Ano pang lalo nagpapatunay dito? Dito po sa Daniel 9:19. O Panginoon, makinig ka. O Panginoon, magpatawad ka. O Panginoon, makinig ka at kumilos ka. Alang-alang sa iyong sarili, o aking Diyos, huwag mong ipagliban sapagkat ang iyong lungsod, kanyang bayan at ang iyong sambahayan ay tinatawag sa iyong pangalan. Pati pala yung bayan ng Diyos, yung lungsod niya, tinatawag na ano? Sa kanyang pangalan. Ano bang tawag sa bayan ng Diyos? Yahuda. Yan ang pangalan. Yan ang spelling. Makikita po ninyo yung spelling. Yahuda. Ibig sabihin Yahuwah. Yahu is praise. Ito ang Yahuda sa Paleo-Hebrew. Yan ang itsura. Diba? Yahuda. Ito naman ang Yahuwah. Ano lang ang difference? Yung dalet. Yung letter D. Kaya kung ang pagbigkas ng Yahuda na meron pong siningit na D ay Yahuda, eh madali lang siguro magkonklusyon na ang pagbigkas ng Yahuwa ay Yah. Alisunod sa pagbigkas ng Yahuda. Kaya kung Yahuda, aalisin lang yung D, magiging Yahuwa. Siguro makakalito naman kapag ka Yahuda ang tawag dito po sa bayan ng Diyos, tapos Yahweh. Saan ang galing Yahweh? O kaya Yehovah, bakit nagbago? Hindi eh. Kasi letra D lang ang wala eh. So makatwid dahil po Yahuda ang pagbigkas, Yahuwah ang pagbigkas sa pangalan ng Diyos. So makatwid, nasa Biblia yung Yah. Nasa Biblia yung Yahu. Nasa Biblia yung Yahuda. Hindi po pinagtatalunan kung paano bigkasin yung Yah. Hindi po pinagtatalunan kung paano bigkasin yung Yahu. Hindi rin pinagtatalunan kung paano bigkasin yung Yahuda. Sa makatwid, dahil po sa ebidensya mula sa Biblia, kung paano bibigkasin yung bahagi, mga bahagi, iba't ibang bahagi ng pangalan ng Diyos, 2 letters, 3 letters, 4 letters, eh madaling magkonklusyon. Ang tunay na pangalan ng Diyos, binibigkas na ganito, Yahuwah. Sa makatwid, kami po'y sumasampalataya na ang pangalan ng Diyos, hindi po Yahweh, hindi po Yehovah, hindi po Jehovah, hindi po Panginoon, kundi Yahuwah. Ito ang aming ipoproklama. Kaya nga, kami po ay nagkaroon ng ganitong pag-aaral ng mga salita ng Diyos para ipahayag na ang kanyang pangalan ay Yahuwah. Eh bakit po namin ginagawa ito? Anong layunin? Ano ba ang gusto ng Diyos na mangyari ukol po sa kanyang pangalan? Ang sabi po sa Deuteronomio 32, talatay 3, sapagkat aking ihahayag ang pangalan ni Yahuwah. Dakilain ninyo ang ating Diyos. Ang sabi po ng Biblia, ang isang paraan para dakilain ang Diyos ay paano? Ihayag, hindi po itago. Kapag ka pinalitan ang pangalan ng Diyos, Yahuwah, ng salitang Panginoon, ano pong ginagawa natin? Tinatago natin yung pangalan. Anong sabi ng Diyos? Ihayag. Pag inihayag ang pangalan ng Diyos, sino ang nadadakila? Ang Diyos. Itong gusto niyang mangyari. Kaya nga, ito pong ginagawa namin pagpapahayag, pagsasalita, pagpoproklama ng pangalan ng Diyos. Ito po sa paraan na siya ay maluwalhati, siya ay madakila. Yung salitang ihayag dito po sa Deuteronomy 32:3 sa Hebrew, ano pong ibig sabihin? Sa English, publish. Sa Greek, sa Hebrew, Hebrew 7:1-1, salitang kara. Ang ibig sabihin, to recite, to read, to cry out, to utter a loud sound. Ibig sabihin, talagang binibigkas. Hindi po tinatago. Binibigkas, pinoproklama ang pangalan ng Ama. Sapagkat yun ang paraan para siya ay maluwalhati at mabigyan ng parangalan. Katulad po ng isang tao, kapag ka ang tao, halimbawa, nagkaroon siya ng tagumpay. Hindi ba ang gusto ng tao na yung tagumpay niya ay iuugnay sa kanyang pangalan? Ganun din ang Diyos. Pinararangalan natin siya sa pamamagitan ng pagpapahayag, pagpoproklama ng kanyang pangalang Yahuwah. To recite, to read, to cry out, to read aloud, to recite. So makatwid yung ginagawa po namin
dito po sa Assembly of Yahusha na kapag kami po ay tumatawag sa Kanya, ginagamit namin ang Kanyang pangalan, ito po ay bilang pagsunod sa utos na gamitin, proklama ang Kanyang pangalan. Eh, sino po ang inaasahan din ng Diyos? Kasi sinabi niya sa Israel noon eh, di ba? Sa Deuteronomio. Kausap niya si Moises, yung mga unang Israelita, lumabas po sila sa mula sa Egypto, wala naman po tayo yun eh. Eh, pero sino rin ang inaasahan at inuutusan ng Diyos na kumilala sa Kanyang pangalan at iproklama at luwalhatiin ang Kanyang pangalan? Sila mga Israelita lang ba sa panahon ni Moises? Sino rin? Makinggan po natin sa Isaiah 42:8-10. Ako si Yahuwah na siyang aking pangalan. Mga kapatid, dito pa lang eh. Tapos ang lahat ng debate. Meron talagang pangalan. Ang Diyos. Ang sabi niya, ako si Yahuwah na siyang aking pangalan. At ang aking kaluwalhatian na hindi ko ibibigay sa iba. O ang aking mga kapurihan sa mga larawang inanyuan. Narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na at ang mga bagong bagay ay ipinapahayag ko. Bago, mga ritaw, ay sinasaysay ko sa inyo. Kaya si ang Diyos, nagpakilala siya at sinabi niya, ito ang aking pangalan. Luwalhatiin ako sa pangalan ito. Yun ang gusto niya. Parangalan, luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng pagproklama sa kanyang pangalan. Eh bakit karapat dapat siyang ilalangin at luwalhatiin bilang tunay na Diyos sa pangalang Yahuwah? Sapagkat meron siyang kayang gawin na hindi po kaya gawin ng iba. Yung pagpapahayag ng mga hula. Pagpapahayag ng mga propesiya. Kaya nga sabi niya eh, makinig kayo at luwalhatiin ninyo. Sino kaya ang tinutukoy niya? Pakituloy po natin pagbasa. Magsiawit kayo kay Yahuwah ng bagong awit at ng kapurihan niya na mula sa wakas ng lupa, kayong nagsisibaba sa dagat at ang buong nariyan, ang mga pulo at mga nananahan doon. Mga kapatid, meron pong binabanggit dito, mga tao na ang hangad ng Diyos, utos ng Diyos ay umawi. Luwalhatiin ang tunay na Diyos sa paraan na luwalhatiin ang kanyang pangalan, Yahuwah. Sino po ang kanyang bayan na inaasahan niya na gagawin ito? Ang sabi mga tao mula sa mga pulo. Alin po itong pulo? Nasa wakas ng lupa. Ibig sabihin, nasa far country, sa malayong lupain. Hindi po malapit sa Jerusalem. Hindi po malapit sa Israel, sa isang lugar na binubuo ng mga pulo ng dagat na doon po sa dulo, kaduluduluhan pa bahagi ng mundo. Doon sa lugar na yon na binubuo ng mga isla, anong inaasahan ng Diyos? Ilalanin siya bilang ano? Yahuwah ang kanyang pangalan. Para sa ating mga pag-awit, gagamitin natin yung pagpupuri na sa kanyang pangalan, Yahuwah. Meron po akong alam na bansa na nasa kaduluduluhang bahagi ng mundo na binubuo ng mga pulo. Anong bansa po yung mga kapatid? Pilipinas. Kaya nga po, meron po tayong sacred names, Philippines. Sapagkat ito'y kalooban ng Ama. Gusto ng Diyos na ang mga tao sa Pilipinas, mga tao sa mga pulo ng dagat, na sila ay magluwalhati sa pangalan ng Diyos. Purihin si Yahuwah. Eh anong babala ng Diyos kapag ka hindi natin ito gagawin? Ano pong katumbas? Kapag ka hindi natin luluwalhatiin ang pangalan Yahuwah. Pakinggan po natin dito po sa Isaiah 24:15-16. Kaya't luwalhatiin ninyo si Yahuwah sa silanganan. Eh maghinto muna tayo dyan. Lalong nakikita natin kung alin itong bansang ito eh. Tinutukoy talaga eh. Silanganan. Pag sinabing silanganan, hindi lang po east kundi far east. Meron po ba kayong alam na lugar sa far east sa binubuo ng mga pulo? Di ba Pilipinas? Sa makatwid, ito'y para sa Pilipinas. Ang sabi niya, kaya't luwalhatiin ninyo
si Yahuwah sa silanganan, sa makapitbagay, ang pangalan ni Yahuwah. Maliwanag, di po ba? Paano natin luluwalhatiin si Yahuwah sa pamamagitan ng pag-awit sa kanyang pangalan ng Diyos ng Israel, ng mga pulo ng dagat mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. Kaya itong inaasahan ng Diyos pero pagka hindi po ito natin ginawa, anong katumbas noon? Ngunit aking sinabi, namamatay ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa ng may lubhang kataksilan. Anong babala? Kapag ka hindi po natin itatanyag ang pangalan ng Diyos, ang pangalan Yahuwah, kapag ka hindi natin aawitan siya gamit yung kanyang pangalan Yahuwah, ang sabi po rito, ang katubas nun ay kataksilan. Kasi kapag ka ang ibang pangalan ang ating tinatanyag, hindi po ang pangalan ni Yahuwah, ang katubas nun tayo ay nagtaksil sa kanya. Isipin niyo po, siyang lumikha sa atin, siyang nagtawag sa atin, ang inaasahan niya, tayo ang luluwalhati sa kanya. Yan po ang isang ikakikilala ng bayan ng Diyos. Kaya kung gusto po natin maluwalhati ang Diyos, mga kapatid namin dyan po sa Pilipinas, dapat ay ipamahagi po natin ang gawain ito, ang pag-aaral na ito, sapagkat lahat ng mga nasa Pilipinas, itong kagustuhan ng Diyos, maluwalhati natin siya sa paraan tayo ay magluwalhati sa kanyang pangalan. Paano natin makikilala kung gayon ang bayan ng Diyos sa panahon natin? Pakinggan po natin ang mga huling talata na ating pag-aaralan dito po sa Zacarias 13:9, at aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, si Yahuwah ay aking Diyos. Paano po natin makikilala ang tunay na bayan ng Diyos? Una, dadaan po sila sa apoy. May binabanggit dito sa hulang ito, yung ikatlong bahagi. Ano pong mangyayari sa ikatlong bahagi? Dadaan sa apoy para subukin. Anong uring pagsubok? Pagsubok sa ginto. Dadalisayin, parang pilak na dalisay. Kaya hindi po tayo nagtataka, karamihan sa atin dumaan nga sa ganitong uri ng pagsubok, di po ba? Pero ano ang magiging resulta ng pagsubok na ito, paglabas mula sa apoy? Ang sabi po, magsisitawag sila sa pangalan. Pangalan nino, pangalan ng Diyos. Kaya po, madaling makilala ngayon kung sinong kabilang sa bayan ng Diyos. Dadaan sa pagsubok, pero pagkatapos ng pagsubok, tatawag kanino? Sa pangalan ng Diyos. Ano ang kanilang sasabihin? Akay ng pananampalataya. Ang sabi po ng hula, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, si Yahuwah ay aking Diyos. Ang tunay na bayan ng Diyos na nagbumula sa malayong silangan, na binubuo ng mga pulo ng dagat, ang ikakikilala. Pagkatapos ng pagsubok, tatawag sila sa pangalan ni Yahuwah. At sasabihin nila na may conviction, si Yahuwah ang aking Diyos. Mga kapatid, itong dahilan kung bakit passionate kami. Para po bigkasin, para po ipahayag, para po iproklama. Sapagkat yaan ang sinasabi ng hula, natutupad ang hula, ang Diyos maluluwalhati, aawit ang mga nanggagaling doon po sa malayong silangan. Natupad yan at patuloy na matutupad. Kaya gusto po namin makasama po kayo mga kapatid. Dito po sa kilusang ito, maluwalhati ang tunay na Diyos sa paraang pinoproklama natin ang kanyang pangalang Yahuwah. Ito pong ating leksyon. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin.
Ama naming Diyos. Yahuwah. Yahuwah. Ikaw po ang aming tunay na Diyos mula sa langit. Salamat ng marami. Maliwanag sa amin. Meron kang pangalan. Hangad mong itanyag ang iyong pangalan. Kung sa mahabang panahon, ito'y naitago ng mga tao. Salamat, kumakasangkapan ka para ito'y makilala muli at maipahayag upang ikaw ay aming maluwalhati. Salamat sa ganitong pagkakataon. Kapiling namin ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyong pangalan. Ama, salamat po. Dahil tinatawag mo rin sila, di po ba maaari, Ama, kapag ka sila'y tumawag sa iyo at ginamit ang iyong pangalan, magpakaranas ka sa kanila, maramdaman nila na ikaw ang tumatawag sa kanila at makakapiling sa tunay na pagsamba't paglilingkod. Salamat, Ama. Patuloy kang kumikilos, gumagamit ng iba't ibang kasangkapan. Yan po sa Pilipinas, maraming panganib, matindi ang kahirapan, nandiyan ang iba't ibang kalamidad. Pero ang lugar na yan, malapit sa iyong puso, kaya binanggit mo sila, mga pulo ng dagat sa silanganan. Hangad mo na mula doon, aawit sila. Luluwalhatiin ang iyong pangalang Yahuwa. Kami pong nandito sa kanluran. Kasabay namin sila, Ama. Maawa kang pagdugtungan kami ng iyong pag-ibig sa isang kilusang ito. Makapiling namin sa pagsamba sa iyo at sa pagluwalhati ng iyong pangalan. Simula pa lang to ng aming pag-aaral. Marami pa pong dapat ipamahagi, ipahayag. Patuloy po kaming samahan, lalong dumami ang kumilala sa iyo dahil ikaw ang makapangyarihang Diyos mula sa langit. Panginoon na aming Yahusha, salamat ng marami. Ikaw po ang aming kasama ngayon. Magpakaranas ka rin sa aming puso. Diyan po sa Pilipinas, kapag ka meron kang lingkod, dumaraan sa iba't ibang pagsubok, maawa ka din ginag kanilang tinig, magpalakas ka sa kanila at magbigay ng lahat ng pangangailangan. Ama, salamat ng marami. Dininig mo ng aming panalangin. Binasbasan mo kaming lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahusha HaMashiach, ang aming Kristo. Amen. Mga kapatid, salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay. Siguro in about 2 weeks time, meron po tayong Sacred Names Philippines. So ito maganda, mga kapatid. Ang tatalakayin po natin yung mga pagtutol ng ilang mga tagapagturo ng Biblia sa paniniwala at paggamit ng pangalan ng Diyos. Ano pong reaction nila? Mga Protestante, mga Katoliko, mga kasama sa ibang relihiyon. Meron kasi silang reaction dyan dito sa kilusan na pagpapahayag ng pangalan ng Diyos. Ano po ang kanilang pagtutol sa ilang mga tagapagturo? Meron pang iba, gagamitin ng mga talata. Kaya nga, excited kami na ipamahagi ito para makita po ninyo yung kanilang side. Tapos papakita namin po sa inyo kung ano ang tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya ito ay para sa Sacred Names Philippines Part 2. Ngayon, inaanyayahan din po namin kayo na subaybayan din po ang aming mga BQAs. Ito ay Bible Question and Answer every Tuesday, 8 p.m. Pacific Standard Time. Yung pong aming BHP, Bible History Project, every Thursday naman po, 8 p.m. Pacific Standard Time. At yung aming pong regular na pagsamba every Friday, 10 p.m. ng gabi, PST. At every Saturday, 10 a.m. PST. Pag sinabing PST, Pacific Standard Time or California Time. Kaya gawin po niyong kaukulang calculation para malaman kung anong katumbas nun sa Pilipinas. Ito pong Zoom ID 830-6863-4210 para lahat ng aming mga programa available po sa YouTube at sa Facebook. Kaya sana po ay masubaybayan po ninyo ang aming pong mga iba't ibang programa. Natatapos na po ang ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Nawa, pagpalain tayong lahat ni Abba Yahuwah
at ang kanyang anak na si Yahusha, ang Mashiach.